Ngayon, pag-uusapan natin, no, ang arkitektura bilang isang vehicle, no, ng kapangyarihan, no. So paano ba ang arkitektura ng panahon ng martial law ay gumanap ng tungkuling bilang propaganda? So mapapansin natin ng panahon ito na pinamumunuan ang pag-disseminate ng kultura ng unang ginang, no, Imelda Marcos, no. So maliban sa pagiging patronesa ng sining, no, o ng sining at kultura, si Imelda rin ay minister, no, of human settlements, no. Siya rin ang governor, no, ng Metropolitan Manila. So hindi malayong napakadami nilang ano, no, mga buildings at infrastruktura nung panahong iyon, no. At makikita rin natin na talagang nagbuhos, no, ang rehimen sa ano, no, sa building spring, no. Kaya nga doon sa libro ko, ano, no, ang premise ko dito na may edifice complex, no, yung rehimen, no, na gagamitin mo yung monumentality ng isang gusali, no, para ipakita ang kapangyarihan, no, no, at to project, no, a certain level of modernity, no. So makikita natin highly related, no, yung arkitektura ng panahon nito sa mga whims, no, ni Madam, no. So meron nga tayong ano, no, termino, no, na officially nasa diksyonaryo na yung imeldific, no. It refers to it's an adjective, no, which refers to ostentatiously extravagant to the point of vulgarity. So pansinin natin, may konsepto ng luho, may konsepto ng monumentality, at may konsepto ng mabilis, no, na pag-deliver ng ano, no, ng mga infrastructure. Kasi makikita natin sa mga building, sa mga gusali, it namomobilize mo, no, yung resources ng gobyerno, no. So si Imelda Marcos at the beginning, no, even at the first term, no, ni Ferdinand Marcos, meron talaga silang infatuation with buildings, no. So they ano, no, they extol, no, Filipino architects, so because they know the power of architecture, because architecture is instant propaganda. So balikan na lang natin yung rehimen, no, ng Nazi, no. Yung architecture ay isang scenographic backdrop, no, para sa mga ritual ng estado, no. So mapapansin din natin na itong mga buildings na to na itinayo nung panahon na yon ay para silang backdrop, no, na para i-ritualize, no, yung kanilang ascendancy sa kapangyarihan, no. Makikita natin ito kasi yung mga buildings na to, yung Folk Arts Theater, yung PICC, tinayo ito, no, in ano, no, with the idea of hosting an international event, no. At sa international event na yun, may mga ritual, no, kasulad ng kasaysayan ng lahi, Miss Universe, no, para talaga iano, no, ipasok, no, ang omnipresence, no, ng first couple, no, sa consciousness ng taong bayan. So si Imelda Marcos ay disipulo ng kagandahan, katotohanan at kabutihan, the true, the good and the beautiful, the very logo of CCP, no, KKK, no. So Imelda Marcos, galit siya sa pangit. So kailangan ng mga squatters ay tinatago, no, mula sa vision, no. Kasi it's an antithesis or an anathema of modernity. Kasi they were projecting that they are the leaders, no, under their martial law rule, that they are the givers of progress, the givers of modernity. And modern architecture, no, ano ba yung modern architecture? Mamaya, didiscuss ko yun, no? Ito yung mga gawa sa ano, no, yung box-like, no? So sa panahon ito, pinili yung arkitektura ni ano, no, ni Leandro Locsin na tinatawag natin brutalist, no, na gawa sa raw concrete, no, hindi pininturahan, at ito ay may mga ano, no, may mga temang magmumula, no, sa bahay kubo, no. Explain ko bahay kubo yung inspirasyon, no. So ito yung mga ano, so martial law provided, no, the backdrop, no, for this building spree, no. So Imelda Marcos was an addict, no, for building, no, huge buildings, no, from designer hospitals, state complexes, and even an ambition, no, to relocate, no, na ilipat ang Metropolitan Manila sa gitna, ano, no,
Mag-eekis sila ng ano, ng mapa ng ano. At sa Infanta Rizal dapat ay Infanta Quezon ililipat ang Maynila kasi nga hindi daw disaster prone. Anyway, so ito yung mga ano, no? So ang simula no ng pagtatayo no, ng mga extravagant na mga buildings ay nagsimula sa CCP, no? So dun sa libro kong Edifice Complex, tinignan ko yung ano no, yung reclaimed area no dun sa Manila Bay bilang manifestasyon nga ng kapangyarihan, no? Kapangyarihan na hindi not only to mobilize no government resources but also the power no over nature, no, yung ability to transform it into land. So ito yung naging ano, no, kumbaga naging vortex no ng artistic and cultural production at that time, no. These are set piece architecture, but the buildings, no, although they are modern, no, yung malakahon, walang ornament, no, ito yung mala boxy, devoid of ornament at gawa sa konkreto, no. So because these are these hard edge materials were associated with modernity and modern progress, no? And of course technology. So kung titignan mo nga lang yung cultural center, no, papaano yung kanyang cantilever, yung mga naka-project, no, na volume, no, ang nagawa, no, sa pamamagitan ng engineering, no? So it's an engineering feat in its own, no? But at the same time, if you look at the building, they are allusive, no? So ito ay ano, no, sumisimbolo, no, sa bahay kubo, no. Hindi literal, no? Kasi si Loxin hindi siya literal, kundi mas poetic, no, yung kumbaga yung ano, yung pagiging weightless or pagiging magaang, no, maaliwalas, no, ng mga volumes na to ay nanggaling dun sa floating volume ng bahay kubo. Bakit bahay kubo? Because bahay kubo, because the regime was prone to ano, no, backward looking, no. So ito yung tinatawag kong palingenetic, no. Kasi kailangan mong ma-sustain yung national imagination, no, kung babalik ka sa pinaka-primeval ancestry ng iyong kultura, no. So kaya mapapansin natin yung barangay, yung mga some native, no, back to native, no, yun yung ano, yung bahay kubo were valorized icons, pati yung mga baybayin, no, nirefunction, no, nireintroduce, no, to sustain the claim for national patrimony, no. So ang mga gusali, no, ay itinuturing na regalo, no, regalo ng ayan, no, Mrs. Marcos, 50 million gift to the president and the people. Oh, so ito naman pinapakita dito sa Express Week, yung ano, no, it's a wonder, no. Bakit wonder? Actually said 90 days daw na ginawa yung folk arts theater, hindi 77 days siya na natapos kasi it was a feat, no, in engineering at saka modular coordination kaya nagawa itong mga building na to, no. So ang Marcos regime, ano yung gustong i-project niya na sila ang ano, no, yung Marcos at si Imelda, sila ang ina at ama ng sambayan ng Pilipino, no? So makikita nyo yung merong deliberate, no, omnipresence, no, sa pamamagitan ng building. Kasi building, it bombards our everyday existence, no, without us noticing it, no? So tapos sa mga buildings, no, makikita mo yung kanilang imahin, no? So of course, Imelda was also a diplomat. Okay? So a disciple of the true, the good, and the beautiful. At sa mga public buildings na ginawa sa state architecture, makikita nyo lagi yung kanilang presence, no? It's almost panoptic, no? Kasi bakit na, no? Kasi it's as if these buildings, these monumental buildings, when you see them, it is parang ano, no? Para siyang ano, no? In the absence, no, of the figure, yung building ang ano, no, kumbaga panoptic, no, siya yung ano, no. So pag panoptic, parang it's as if ano, no, they are always looking at you, no. So as a subject, you will, no, because of the monumentality and the alluring beauty of the building, you will subject yourself to self discipline. Okay? So ito si Imelda, no. Tapos of course, kailangan mo ng mythology, no. So Imelda Marcos and Ferdinand, no, refunction their identity to become the modern day reincarnation, no, of the ano, ni Malakas at Maganda, no, yung ating
Philippine Adam and Eve. No? So, yan. Katulad yan. No? So, meron tayong Mount Rushmore, no? Overlooking itong concrete figure na to dun sa isang tourism, no? Spot sa may bandang Ilocos. So, yan. No? Pero sa mga ano, sa mga na-displaced na katutubo, no? Ang belief nila na ang ano, no? May mga masamang, no? Masamang espiritu, no? Na nakahimlay diyan sa rebulto na yan, no? Kaya nung after the end sa revolution, nag-perform sila ng ritual of cleansing to reclaim na. No? So, si Madam Imelda, no, projected herself as godlike. No? So, a goddess rising from the sea or as the reincarnation of the Nefertiti. No? So, ito yung mga paintings nga pala. No? No, makikita nyo dun sa pinublish, no, ng isang arkitekto, no, si George Ramos. Siya yung arkitekto ng Heart Center. No? So, para to glorify. So, pinublish ito, malakas at maganda, para nga ipakita na Ferdinand and Imelda are the direct, no? Manifestation, no, of contemporary malakas and maganda. Okay? So, ito yung mga paintings na yun. No? So, medyo nakakagulat. So, ano pa ang manifestasyon nito? No? So, of course, yung pagiging malakas, makikita natin, hosting of the event, yung Trila in Manila, no, in 1975, no, of course the host maganda, no, the hosting of the Miss Universe pageant. So makikita mo, no, ini-insert, no, sa everyday life, no, miski sa mga ano, no, miski sa mga tugtugin, no, sa mga musika, no, ayan, ito yung mga plaka na inilabas, no, nung panahong nila, no, to honor yan, ang between at ang maharlika. So, of course, we also see, no, the para talagang kumpleto yung ano, yung narrative, magagaling. I-rewrite yung Philippine ano, na Philippine history, no, through tadhana, no. Sabi ko nga sa inyo, ano, no, palingenetic, no, going back to the primeval roots, no. Like the ano, no, Alibata, or ngayon baybay na tawag natin diyan, ni-revive, no, yung mga typology na yan, no? And then sa Miss Universe ginamit yung sari manok, no, bilang logo, no. So itong mga ano, no, native, no, these Philippine vernacular houses, kaya sinabi ko dun sa aking ano, libro, na ang panahong ito ay vernacular renaissance, no, kasi nga ibinabalik, no, yung mga imahen, no, ng mga katutubong arkitektura, no, pero pinroseso, no, sa pamamagitan ng bokabularyo ng modernismo. So pagpasensyahan niyo ng pagpipilipino kung ano, no. Ito, no, pero yung ano, no, pag-infuse, no, ng Philippine icon sa Philippine architecture, no, hindi naman siya bago. Kasi nga post-colonial tayo, no, in a post-colonial post-war context, no, hinahanap natin yung ano, no, identity natin sa larangan ng arkitektura. So sa mga international events like ng exposition, na-represent natin halimbawa ang Pilipinas sa pamamagitan ng isang pabilyon na naghuhugis sa lakot na spaceship, no. So sa ano, no, panahon ni Imelda Marcos, no, even yung mga embahada natin sa ano, no, sa halimbawa sa Saudi, ganitong itsura, may mga ano, no, may mga naga, no, may mukhang maranaw, no. Tapos nung ano, no, nung expo, no, 1970, no, talagang to project nga a certain level of modernism, gagamitin mo yung modern architecture, but may konting ano, no, may konting familiar Philippine identity. Katulad niyan sa expo sa Osaka, no, ginamit yung ano, no, yung vinta, no, as the icon. Oh. Yan. Hindi ko na-explain. Huh? Kasi maubos oras natin. So ito yung inauguration. So si Imelda, ano, no, actually yung cultural center, hindi siya, ano, no, hindi siya bagong disenyo. No? So ito ay original na design ni Loxin para sa Philippine American Cultural Center noong 1961 na hindi natuloy. So pinalaki lang yung plano at in-elevate sa isang platform. Okay?
So ito yung pinangarap nilang master plan para sa lugar. So nakita natin may amphitheater dyan. So dyan dapat yung folk arts theater. Pero nagtayo sila folk arts na alam natin. So bibilisan ko na. So makikita natin may isang tema, no, yung floating volume sa mga arkitektura na yan. So inimbitahan nila, no, si projection talaga of power, no, to forge the relationship between US and the Philippines. No? Inimbitahan si Reagan, then governor, no, of California. Okay. So of course, UP students, no, will dem nag-demonstrate sila, no, nung inopen ang CCP. So that's the CCP, Folk Arts Theater. So katulad na nabanggit ko, itong mga buildings na to ay isang isang backdrop to sa isang state ritual. Katulad nito, yung kasaysayan ng lahi, parang nakaupo sila sa trono, no, na nagbibigay pugay sa mga citizen na nag ano na, na nagpaparata. At they are surrounded, no, by royalties, no, they invited from fallen kingdoms of Europe, na para nga magkaroon ng monarchical aura. Okay? Tapos yung Philippine International Convention Center itinayo, no, noong 1976 para, no, para sa hosting ng IMF World Bank Conference, no. So katalagang si Imelda Marcos nagbid siya, no, para sa hosting na ito. Ganon din naman yan sa Miss Universe, no? So ito, moderno, malaki, no? Yung PhilSci itinayo ito para i-showcase naman yung mga mga produkto, no? So it's considered as the forum of the Filipino entrepreneur. So, yung pagdating ng mga ng pagdating ng mga foreign guests, no? Kasi nga projection of modernity at the global arena, no? So, nung 19 yung mid 1970s, yung pag-hosting na yon, talagang nagkaroon ng building boom, no, sa Pilipinas, no? Particularly yung mga mga hotel architecture na pinautang ng gobyerno. Pero sa tingin ko hindi sa record hindi nakabayad itong mga ito. Nag-default sila sa kanilang mga utang, no? So para nga i-showcase, no, yung Manila, no, as a pedigree city. Nagtayo din, no, for that event ng isang museum, no, yung Museum of yung Metropolitan Museum of Manila at ng hiram ng mga antiquities, no, from British Museum, no. No, napaka makapangyarihan, no. Kaya na hindi mo na magagawa ito ngayon, no? Nanghiram ng mga Egyptian antiquities, no, from the British Museum just to show to the delegates that Manila have a cultural pedigree, no. Ito nakakatuwa itong field trip na to, na itinayo lang ito sa loob ng 7 araw, no. 7 araw para sa UNCTAD 5, no. It's a conference, no. It's a trade conference ng United Nations, no. So, pero ito, medyo mga vernacular, bahay kubo talaga literally ang dito, ang inspiration. So, ang meron din dream si Imelda to create a cultural theme park, no. Na kinopya, no, na inspire si Madam Suharto at saka si Queen Sirikit, no, na magpatayo sa kanilang bansa, no, because of the Nayong Pilipino. So alam natin yung Nayong Pilipino, it's a miniaturized, no, Philippines, no. It's a one-stop shop, no. So in a way it's like a cultural theme park, no. So hinire ni Imelda yung mga the best architects, no, to reinterpret the different regional architectures across the archipelago, no? Of course, the landscape design was designed by national artist I.P. Santos, no? So of course you have to build modern airports, no? And in Luneta, so another fascination of Imelda was the beautification, no, of Luneta. So in this building, no, isasara na ngayon yung planetarium, ano, kasi tapos na yung lease agreement. So ito yung no, ito yung 2-in-1. So mapapansin niyo ba, concert at the park at sa likod a building devoted to science, so the planetarium. Okay? So ginawa din ng mga iba't ibang museum, Museum of Philippine Traditional Culture, na merong manikin, no, na mukhang native. Ayan. Ito, no? Ito, Museum of yung Barot Saya, no?
Tignan nyo kung ano itsura ng manikin. No? Di ba nakakatakot? No? Sarili mo nakikita mo bilang isang manikin. Okay? So, luneta na rehabilitate. Of course, this period also marked, no, the investment, no, of the government, no, in terms of conservation. So, whether we like it or not, Imelda Marcos started the conservation movement, no, with vegan, no, with vegan, Paco Park, no, Intramuros, no. Yeah, ito yung mga, of course, may mga ano yan, may mga kwento yan, no? Kasi di ba yung Intramuros, it's a depressed area, no? Especially after the war, maraming squatters doon. So, just to accomplish it, to become a tourist destination, so ginamit ang ano, no, ang armed forces of the Philippines, no, to clean it up, no, and remove all the informal settlers. So they were in escort sila out of Intramuros at gunpoint. Okay? So ito, so Santo Niño Shrine, so Metropolitan Museum, no, was completed, no, in 4 months, no? Yung restoration to 4 months, samantalang ako it took me 5 years, no? So madali, minadali ito kasi nga gusto ni Imelda Marcos na December, no? December ito natapos nung 1978 para ibigay niya ito sa citizens of Manila bilang kanyang aginaldo. So actually, kung i-analyze mo yung ano ginawa ni Imelda, it did more harm dun sa building, kaya we had to, as the architect of Metropolitan, we had to remove, no, what she added on to the building. Okay? Yeah, ito yung ano, ito yung mga pictures ng inaugurate. So, si Imelda Marcos also went to Houston Medical Center, no, and she was inspired, no, to develop a hospital, no, a hospital complex, no, in Quezon City, no. So the so-called designer hospital. So it began with the Philippine Heart Center for Asia. Because according to her, the number one disease of the Filipinos and Asians is yung heart disease. So, designed by George Ramos. No? So, in that area also, you will see yung the designer hospitals. These designer hospitals are so designed to cater, no, to a particular organ of the body, no, like the lung center, iba, blood and brain. Ano pa ba? Kidney center. Okay? So, question, no? Medyo nakakatuwa din yung ano, no? Medyo may pag... Basahin nyo yung narrative ng opening nito. Makikita nyo sa YouTube, no? Yung opening, may marcha-marcha, no? Tapos, may mga ambulansya. Tapos, may mga confetti na kulay pink, no? So, kasi gusto ni Imelda that during the inauguration, may pink na helicopter na mag... ano, papaulan ng mga pink confetti, no? Tapos ininaugurate ito, hulaan nyo kailan? Diba? February 14, no? I think 1975. Okay? So, lungsod ng kabataan, no? So, pag mapapansin natin sa picture na to, no, si kasama niyang ininaugurate, no? Kasama si Princess Margaret, no, na ininaugurate yung lungsod kabataan. Okay? So, matutuwa din tayo kasi every time na may mga opening na ganyan, tignan niyo yung mga halaman, bagong tanim. No? So, talagang notorious kasi talagang ano, no, it's pag may ino-open ng mga building, talagang notorious for production design, no? So, halimbawa, may event na ganun, yung mga pulubi kailangan tanggalin, no? Talagang urban aestheticization. So, yung grass na hindi pa masyadong malago, no? Overnight, magiging green kasi isprayan ng green, no? Yung mga coconut tree na walang mga bunga, tatalian ng bunga. It's all about projection, no? Okay? So, population center, biloxin. So, pansin natin, may kahawig-kahawig niya yung folk arts theater. So, in New York, no, they were able to, ano, no, to buy a property and they converted it into a Philippine center, no, to showcase Philippine culture, no, in New York. These are some of the perspectives. Because the High School for the Arts, no, were created, no, to
to ensure that there's a continuous supply of artists, no, to populate the cultural center of the Philippines. So, but looking at the design, no, of this theater, this began, no, yung truncated pyramid is an obvious, no, derivative, no, of the yung bubong, no, yung bubong ng bahay ko. No? So yung truncated pyramid na yan would emerge as a repetitive motif, no, dun sa mga state architecture. Okay? So katulad ng sa batas ng pambansa. So ganun din yung motif. At tapos yan sa batas ng pambansa, meron diyang ano, nakikita niyo yang ano, may monumento diyan, no? The Monument to Maharlika, no? I don't know. Hindi natuloy yan, pero talagang meron silang imagination, no, of a kingdom known as Maharlika. Okay? Yan. So it's modernist and yet alludes to vernacular architecture. So sa Baguio din, nakikita natin yung pyramid na yun, pero dinress up to look like Ifugao Fale. No? So ang mga traditional roof silhouettes, no, will inspire, no, regional architecture of the government, no, like sa ARMM, no? Okay, Zamboanga Airport, nakita natin yung ano, yung naga, no, yung mythical serpent, na simplify dun sa bubong. Si Manyosa naman, no, would design a more recognizable vernacular architecture. Talagang kasi ang philosophy ni Manyosa ay everything is Philippine architecture is generated from the Bahay Kubo. So and it coincided, no, with the nationalist project of Imelda Marcos. So take for example, these are supposed to be cultural centers, no, across Mindanao na itatayo sana. But they are clad differently depending on the regional, no, character of that site. No? You have Yakan, Tiboli, Tausug, Maranao. So iisang plano pero iba't ibang ornamentation para to celebrate nga yung regional. Ano. So mapapansin natin that this period, no, merong unitary image, no, in terms of architecture, particularly the works of Locsin, no. So kasi isang bansa, isang diwa, no. That is the architectural dictum also pursued by the Marcos regime, no. So to unify the Philippines through a singular architectural imagery, no. So ito naman, no, makikita natin dito sa simbahan, no, Iglesia Filipina Independiente, no, so gumamit ng ano, no, gumamit ng coconut, no, coconut trunks, no, pero Gothic architecture talaga yung gusto nilang ano, no, image, no, pero may ano nga, no, going native, no, kaya makikita natin dito coconut trunks, no, na mayroong ilaw na mukhang coconut, no? So nung ano, no, nung 1977, no, inimbita si Gaddafi, no, na pumunta sa Pilipinas and to showcase nga Imelda's sympathetic approach, no, to Islamic secessionist movement in Mindanao, nagpatayo siya sa Maynila ng mosque para ipakita nga kay, ano, kay Gaddafi. So ito yung Golden Mosque of Quiapo, no, na in-abstract yung ukir pattern sa dome, no, sa dito sa bulawang dome. Okay? Mapapansin din natin na ito, itinayo ito 4 months lang. No? 4 months. So mabilisan talaga, no? What Imelda wants, Imelda gets. No? So this is the interior. No? So kahit dahil mabilisan, nagdi-deteriorate na ngayon itong building na ito. Tapos, of course, being ano, no? responsive, no? to Muslim secessionist movement, no, nagpatayo siya ng Maharlika Village, no, with the Blue Mosque, no, as the centerpiece of the development. Yeah, airports, the Bridge of Love, no, gift,
no, ni Ferdinand kay Imelda, no, that links two islands, no, in Tacloban. Tapos we have also, no, kung merong gabal doon schoolhouses noong early part of the American period, no, meron din naman bagong lipunan schoolhouses na modular, no, and ano, no, easy to build. No? So that's the painting of Imelda Marcos. I did, no, an exhibit, no, Building Modernity at the National Museum. So it's undeniable naman na Imelda ano steered, no, Philippine architecture towards modernity, no. Ano, no, whether we like it or not, the period, no, when the regime, no, poured its resources, no, to building, it was a golden age of Philippine architecture. Talaga kasing nasa isip nila, no, to develop Philippine architecture. Pero behind that facade, diba, merong ano, may sinister side, no? So kasi walang public bidding, walang transparency, so hindi natin nakikita na posibleng ang mga infrastrukturang ito ay naging ano, no, naging funnel, no, for corruption. So, Imelda Marcos even wrote, no, ano, mga teorya, no, about architecture. Tapos meron pa siyang ano, no, on developing parks, no. Kung babasahin niyo lang extensive, ang dami niya siguro ng ano. Ano yung ghostwriter. So, architecture for the common man. So, public housing, kapitbahayan in Tondo, no. So, nireclaim yung Tondo area. Tapos yung ano, no, yung housing na up to now ginagamit pa rin, yung tinatawag nating please, no, bagong ito yung mga ano, no, mga forerunner ng mga mid-rise subdivision development ngayon, na gated community, no, pero they use, no, industrial technique, no, to deliver, no, the buildings in the fastest possible time. And yeah, that's the system, no? And this is the bliss in UP, no? In UP Diliman. So kompleto 'yan, no? Sabi nga ni Imelda, I will take care of the Filipino from womb to tomb, no? So pati pag grocery, yung kadiwa, yung mga ka-age ko, maaalala natin yung grocery ng bagong lipunan, yung kadiwa, no? Ito yung mga bahay sa Maharlika Village, no? So si Manyosa also designed, no, Filipino looking ano, no, housing projects, no. Ito yung mga example na to na hindi naman natayo. But ang isang nagawa ni Manyosa, National Artist Manyosa, ay yung Guadalupe Bliss diyan sa may Makati. Ito yung ano, no, lungsod silangan kung saan diyan daw magre-relocate ang kamay nila kasi nga disaster prone ang Maynila. So they also launched, no, a competition, no, in 1978, the search for the true Philippine architecture. No? It's a 10 million nationwide, no, house design deal. No? And of course, we know as a governor, no, as a governor of Metropolitan, transport, no, transportation system, we see, no, yung ano, ito ko yung mga blue, no, lab bus, no, LRT, no. Did you know that LRT had to look bahay kubo, no? It was designed by, no, LRT stations were designed by Manyosa. And supposed to be yung ilalim ay silong, no? Ang concept ni Manyosa, silong na may cultural events, no, may handicrafts, may pedestrian mall, may cultural presentation, pero it did not happen, no? So Imelda is also about, no, aestheticization of the city, no, yung magtatayo ng mga wall para takpan yung mga informal community, yung mga squatter, at pipinturahan ng mga mural, no? No? So tapos meron siyang army to clean the city, no? Nakita natin dito yung ano, no, yung iconic na water tank na pininturahan ng kulay anyo ng lahi. So here, no, yung mga blank walls, empty walls, no, ay naging, no, canvas, no, for enlarged mural painting. So this is the army of cleaners, no. Okay. So nakasalakot talaga, no. So kung gusto niyo panoorin yung ano yung mga development, parang parody yung pelikulang Tisoy, no? Tari-restore pa lang, no,
yung Metro 8, yung character. So, isa, malapit na ako matapos, no? So, ito na lang. So, si Imelda Marcos got a grant, no, from the United Nations, no, to develop coconut, no? Because coconut in her proposal is the tree of life, no? So, for her, no, it can, no, become, no, an ideal building material. And the product of experimentation, no, which was led by Francisco Bobby Mañosa, was the Tahanang Pilipino or Coconut Palace. No? So the plan was generated using hexagon pattern. No? Hexagon, why hexagon? Because the hexagon was the ideal geometry when you cut the coconut trunk for construction purposes. So tignan lang natin to. Ito yung mga picture na kinunan immediately after matapos ito. So ito yung itsura niya. Hindi na ganitong itsura nito ngayon. Ano? Coconut yung chandelier. No? Everything 80%, no, 80% of the walls, no, the chandeliers are 80, lahat ng laman 80% coconut, no, pati yung ano na yan, no, pati yung table na yan na napakahaba, no, ayan na naman yung ano, no, yung vernacular ancestry yon, may raha-raha doon na nakaupo sa rattan chair, no, dun sa dulo. So, sabi nga nila, no, sabi ng mga kritiko, no, ng Marcos, is gumamit sila ng child labor, no, when they did this table, kasi maliliit yung ano, no, coconut mosaic, no, kailangan maliliit na kamay ang nagle-layout nito diyan sa table, no. So, in a way parang excessive, no. So, ito na siya ngayon, no. Yung supposedly ito ay gawa sa coconut, no? Ngayon fiberglass na lang siya, no? When it was converted to the office of the vice president, no? So kung may coconut house, Imelda also dreamed, no, of having the banana house, no, which was designed by Mañosa. So ayan, no, makikita niyo ito approved by Imelda Marcos in November 11, 1982. So, meron ding University of Life, Bataan Nuclear Power Plant, and the ultimate, no, expression of the edifice complex, which was very, ano, no, sad, no, was the Parthenon, no, Parthenon by the Bay, no, known as the Manila Film Center, because Imelda wanted to have a film festival similar to Cannes, no, which is along the French Riviera, and they imported, no, white sand, no, for this lake, no, man-made lake, no, just to approximate, no, the look of the French Riviera. So, however, we know, no, there was a tragedy, no, that haunts, no, the premises, no, of the film center. So look at the two pictures, no. So the two picture depicts the building 5 days apart, no? So ito yung makikita mo, the ability of the regime, no, to mobilize its resources. So the building, no, the Manila Film Center was completed 15 minutes before the opening, no? Tapos ang mga ano, tinanim yung mga coconut, immediately nag-spray paint ng mga grass, tapos lahat ng mga ano, no, ng mga fire truck at saka mga pump boat ng ano, no, ng Navy ay nagpump ng tubig diyan sa napakalaking fountain na 'yan, no. Just to fill it up, no, just to make the building usable for the event, no. At hindi pa tapos yung bubong, no, kaya tinakpan lang ng lona, no. Kung makikita natin dito sa footage na to, no? So hindi pa tapos yung building pero in-inaugurate na yung event, no? Okay, so yeah, so Imelda Marcos, no, is technically an honorary architect. She was awarded, no, as the first honorary architect of the United Architects of the Philippines, an organization she created in 1975. So in this ano, no, in this stamp, no, na napakaliit na pinapadala natin all throughout the world, i-disseminate, no, ang mga architectural feats ni Imelda Marcos, no, population center, the Green Revolution, CCP, Heart Center, rehabilitation of Rizal Park, ano to, Nayong Pilipino, Home for the Aged, so forth and so on. So sa napakaliit na stamp,
no, na project, no, yung accomplishment. So nung ano, no, nung inauguration, no, nung PICC, no, Philippine International Convention Center, binati ni Imelda, no, yung mga delegates. So you have come to our country at the most exciting time, no, through a somewhat awkward age, no, when we are challenging the challenging transition from a traditional order to a progressive humanist society. Yun yung kanyang ano, no, humanist compassionate society. This new complex of building, the PICC, the CCP, erected on the land reclaimed from the sea, stands in dramatic contrast to the slum areas that blight our city. The contrast of shrine and shanty symbolizes the shining future against our impoverished past. No? So, galit talaga siya sa ano, no, sa mga slums, no, kasi nga ano yun, no, panira sa kanyang vision of a modern city. Kaya even sa pelikula, no, yung mga pelikula nila Broca, nila Ismael Bernal, pag kailangan wala yung pangalan ng Maynila. No? Di ba halimbawa si Ismael Bernal, yung pelikula niya, no, naging City After Dark, no, instead na ano, no, Manila by Night. No? So may ganung ano, no, ganun. So Imelda Marcos, no, was an architecture addict. She was plagued by the edifice complex. So here we see architecture becomes a political tool. No? So architecture can never be neutral. It can be used, no, to perpetuate a particular ideology. In this case, the ideology of and mythology of Ferdinand and Imelda. With that, maraming salamat. I hope marami kayo natutunan.